Diyan guys, sa bridge na yan. Diyan kami bumaba. Pagpunta dito sa may in and out. So, pagka-exit nyo, diretso lang kayo sa bridge. Tapos, hanggang sa bumaba kayo dito sa bridge na yan, yung paikot. Pagbaba nyo, kanan. So, makikita nyo yung smartphone. Diretso na yan dito. Ayan. Baba ng Miracle Beauty Center. Diyan na yung in and out. Guys, ano, habang naghihintay sa next na gagawin sa buho, pwede mo nang kumain. Maraming tao sa loob, kaya hindi kami makatambay sa loob. Ayan yung shop nila, in and out. Yeah. Guys, pakinggan nyo yung mga sinasabi nila about sa experience nila sa buho. Kasi kanina sinabi ko, kasi etong si ate, tignan nyo yung buhok niya. Nasira siya guys, parang ano, parang elastic. Super elastic. Tapos, ano, napuputol, tapos sunog talaga. Ah, let's see, ito na pala yung na-dry na sunog. Hindi naman. Magkakalitan pa naman. Tapos, yung kausap niya, na-experience din daw pala niya. Pero may ano naman yan, may gamot naman. Tsaka isa pa, bago i-rebond yung buhok ni ate, sabi ng lalaki yung gumawa, masasunog daw konti. So, alam na niya. So, let's see na lang after kung anong result, kung maayos pa yung sunog. Guys, yung buhok niya nasunog. Okay, okay. Nasunog yung buhok niya, parang naging ano, barangbang. Ayan o. Naging elastic na siya. Mas malalapas sa elastic na goma. As in, sobrang lambot o. Nasunog talaga. Oh, elastic na talaga. Yan ko lang na-experience to. Self-service na. Kasi pagod na rin sila eh. Marami silang clients to din. Makapagod talaga. Pagka trabaho sa salon. Okay.